Hello guys, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng basic na coin purse, kagaya nito guys. So ayan, pipilitin natin na hindi siya magkukulubot ng ganito kasi ibig sabihin niyan kasi malaki itong body, masikip itong gasset niya. Gasset tawag dyan sa dugtungan ng zipper. Ayan, so medyo lakihan natin ang itong base. Para pag inassemble natin ito, hindi siya ganitong kukulugot. So, let's start. Samahan niyo ako. So, guys, ito yung body niya na gagamitin natin ngayon. Hindi siya kulay brown. So, dalawa po siya. Dalawang ating gagamitin dahil sa likod at sa harap. At gagamit tayo ng zipper at gagamit tayo ng slider. So, unang-una, ikabit muna natin yung slider dito sa zipper. Ayan, ating ibukas yan. Ipasok natin yung slider. Ganyan. Ipasok natin yung isa. Tulak natin. Ayan. Iwasan natin na hindi magiging ganito, parang may malaking awang. I-atras ko muna para maging pantay. Kasi may bilang po yan. May bilang po yan guys. Bawat ngipin ng zipper. Kailangan pantay dito sa dulo ang pagpasok para pag sinara mo siyang ganun. Ayan. Hindi siya magkaroon ng malaking ano dyan. Parang. So ayan guys. Ayan. Maganda na yung pagkapasok ng slider. Pantay yung kanyang ano, magkabilaan na awang. At saka yung pagkain ng slider mula dito sa pagpasok. So guys, lalagyan natin ito siya ng lining. Pareha sila likod at harap. So ito yung kanyang lining, hindi pa nagupit. Gawin natin, itahin muna natin siya para madali na lang siyang gupitin. So, tara na po. So guys, ito na guys, ating pakasadahan ng ating body. Ito yung body guys, ating pilakad sa lining. Kailangan po anong gaan palaking
kain mo dito, pinatahid yun, sa kanila, para pantay ang pag-assemble. Tapos ngayon, lalagyan natin siya ng mark. Yan, ipantay natin. Yung pinakit ko nga dito, ipantay natin yan, mapabilaan yun. Saka natin ang... lalagyan natin siya ng cut mark. Pero bago yan, ipasadahan mo natin. Balik tayo natin sa kabo. Yan. Patalian natin yan, para hindi kabalaw ating patalian ito makabuka. Pagbutongin natin yung mayroon. Kasarado. Ayan, kasarado na ganito sa kabila. Ayan, kasarado na ganito sa kabila. Ito naman natin, kasarado. Ayan, kasarado na. Patantayin natin ngayon itong dulo-dulo dito sa kabila naman. Tapos ating lagyan dito ng patlo. Diyan natin makikita yung pag-assemble natin. Patantay yung ano, dating ito ang wallet natin, yung ating impulse. Kaya pala tandaan natin na dito tayo mag-atapos sa ating dugtungan. Kaya lalagyan din natin dito ng pantay. Ayan, parang pala tandaan nyo. Ganun din sa kabila. Patantayin din kung ano yung ulit natin dito tayo. Yung dito sa ibabaw. So, ngayon guys, i-assemble natin yun. Nakabalik na din na siya guys, nakagal niya ang kao. Tapos, itong flat dito, ito yung pakor, diba? Ito yung puwet. So, dito tayo sa taas. Yung cut na dito at cut mark ng sticker, pagkatapin natin. Yan din, isalan na natin. Ganito muna ng tayo dito para makahold siya at hindi gagalaw. So yan yung pinakapantayan mo guys para hindi kalim ang ating gawa. So ito na yung itsura guys sa finished product. Na-assemble na natin likod at harap. So, ganito siya. Magulo tignan, di ba? Ang daming sinulid. So, kailangan lang yan gupitin. Tapos, pag nagupitan na yan siya, saka yan siya babalutan ng ano. Para hindi makita yung kanyang ano. Mga himulumul dito sa labas ng ano. Ayan. Babalutan po yan siya, guys, para maitago yan. Try natin ibaliktad yan. Ito yung mga paper niya. Ganyan lang magbaliktad. Ayan. So, ayan. May wallet na tayo, guys. Kita nyo yan. Ayan. Magulo lang siya tignan, pero...
mga himulmul. So, ayan. May sablay tayo. Pasadahan natin. Malabas yung ano. So yan guys, ito yung kanyang sample at ito yung sinasabi ko na lalagyan ng ganito para nakatago yung ano guys, yung mga himulmul dito sa ating sa loob ng wallet. Ayan, parang nakatago po itong mga to. Ayan, parang nakatago yan. Babalutan po yan siya. Pero mamaya ako na yung babalutan guys. Nakita ko lang kung paano mag-assemble. So, ayan. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye!